Good day po sa inyong lahat mga bags, at ngayong araw po ay mag-i-install tayo ng bagong-bagong mags para sa ating motor na Honda Beat. At ang ating pong ilalagay dyan ay walang iba kundi ang G-Ren Hard Alloy po yan. At ayan po, ipinapakita ko po sa inyo, ang ganda, napakakinis, ang puti. At meron po yung 8 spoke, yeah, makikita nyo po, at napakaganda ng kanyang design mga bags. At syempre, ngayong araw din mismo, i-install na natin yan sa ating motor. At heto na, at unti-unti na pong binabaklas ang ating gulong. At ito pong stock na mags natin, ang tagal na po niyan sa atin. At 3 years na po sa atin itong motor na to. At sa dami ng mga biyahe na napagdaan natin, yun po, hindi po maiiwasan na magkaroon po ng tama ang ating mags. At napaka-importante po niyan sa ating motor, dahil isa po yan sa magliligtas ng ating bawat biyahe sa araw-araw. At ngayon po ay tinatanggal na po ang disc brake na nakakabit sa ating mags. At heto na po, ilalabas na po ang ating hard alloy G-Ren para na sa gayon maumpisa na po na mailagay yung ating gulong na Corsa Cross Platinum S. At muli sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, marami pong salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na po sa ating channel para po nang sa gayon ay masubaybayan ninyo ang pagbabagong anyo nitong ating Honda Beat. At ayan na po, at ilalagay na po natin yung ating tinanggal na stock na disc brake dun sa ating front, at ililipat natin ito dito sa ating G-Ren na mags na bagong-bago. At kapag ka maglagay po kayo ng mga tornilyo dyan, lagyan nyo po ng beta gray para nang sa gayon mas kumapit po siya at hindi po siya magtanggalan habang nasa biyahe po kayo. At ngayon po ay nandito na tayo sa may shop kung saan tatanggalin natin yung gulong dun sa ating stock na mag. So mas maganda na gumamit ng mga ganitong machine na nakikita nyo po sa inyong screen para nang sa gayon maiwasan yung pagkabengkong ng ating mga mags. So ayan, makikita nyo po kung paano po ginagawa ito. At ayan, panoorin nyo lang po para magkaroon po kayo ng ideya. At kapag ka merong ganitong machine, mas madali na matanggal yung gulong dun sa mags, at mas safe pa siya kasi iwas din na gasgas yun at sira sa ating mga mags. At ayan po, ito naman po yung ating rear na gulong. So tapos na po yung front, at same lang din po ng procedure ng paggawa. So napakabilis lang po, napakadali na gamitin nitong machine na to. At ayan na po, nilalagyan na po ng pito yung ating bagong-bagong G-Ren mags. Ayan. So nilalagay lang po ng mga tornilyo para na sa gayon secure at hindi siya magkaroon ng singaw. At ayan po, nalagyan na po natin yung rear. At ngayon ang nilalagyan naman po ay yung ating front na mags. Ayan, so same procedure lang po. At ngayon naman po ating ilalagay yung gulong natin dun sa mag. So ito naman po yung procedure na gagawin. Ang kinagandahan nito, meron silang nilalagay na plastic dyan para nang sa gayon hindi magasgasan yung ating mag. So napaka secure at napaka safe, at iwas na rin na masiraan ng mag sa paglalagay ng gulong. So ayan po, binukal lang po yung machine para nang sa gayon mas secure siya at mag-clip dun sa bawat paligid ng gulong. Nilalagyan lang po ng pampadulas dun sa paligid ng gulong para nang sa gayon mas madali po na mailagay yung gulong na yon sa ating mags. At ayan po, ipinuwesto na po yung machine, at ating ilalagay na rin yung ating gulong dyan. So pinupwesto lang ito ni Kuya. Ang dahilan po mga bags kung bakit po tayo nagpalit na ng mags, yung ating rear na mags may tama na po. So hindi na po yun maganda, at hindi na rin po yun safe kasi meron na po siyang bengkong, at hindi po yun maganda sa tuwing na biyahe tayo. Kaya bumili na po tayo ng bagong mags. At syempre kung magpapalit man tayo ng bagong mags, pipili natin yung quality na syempre, at susubukan natin kung gaano ba talaga siya katibay, at ipapakita ko rin po yan sa inyo mga bags.
At ang dahilan naman mga bags kung bakit po puti na kulay yung ating binili na mags at hindi itim, kasi nagagandahan po ako sa puti kapag umiikot na po siya at tumatakbo yung motor. So yun yung nagustuhan ko. Kayo mga bags, kung gusto nyo pong mag-comment sa baba, comment nyo lang po kung anong magandang kulay ng mags para po sa inyo. At ayan bags, balik po tayo dito sa ating mags at nagpalagay din po tayo ng tire sealant. Napaka-importante po niyan, lalo na pagka napapako po tayo. Siyempre, napakalaking tulong niyan para nasa gayon yung butas na maliit na yon, agad na magsara. Kasi sa tulong tire sealant niyan, natatakpan niya yung mga butas na maliliit na yon. At ayan, hindi nagiging sagabal yun at tuloy lang tayo din sa biyahe nun. So napakalaking tulong niyan. At ayan po, ating ibinalik na po yung ating gulong dito sa ating motor na Honda Beat. At syempre, napakaganda. Ako na tutuwa ako na ang ganda ng ating mags at bagay na bagay sa ating motor. Ayan, so binalik na din po yung ating Tambucho na pipe na MT8 Racing 5. So ayan mga bags, hanggang dito na lang po muna. Maraming pong salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe na po and click the notification bell para sa ating upcoming videos. At muli, ito po si Bags TV. Salamat po.